So what's up mga Choy, and welcome to the Uncle Oblock Vlogs, kung saan magbibigay kami ng mga unbiased, true, at honest opinion sa mga stand-up scooter. At ngayong araw na to, nagbabalik kami para i-present sa inyo ang unang-unang electric scooter ng EVP na may detachable battery. So panoorin natin to. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming mga videos. So mga Choy, ito na nga pala ang ating pinaka-iintay. Ito ang tinatawag natin na side swipe ng EVP. Side swipe po, ah. Okay? So, quick specifications lang po. Tara, lapit kayo sa akin. So, sa makikita natin, meron siyang susi. Okay? So, hindi siya keyless entry. So, makikita natin dito ang pinaka-dashboard niya. Ayan, pati yung controller niya. So, thumb throttle nga po pala siya mga Choy. Then, yung gears niya, dito natin pipundutin. Ayan, makikita natin siya dyan. 1, 2, and 3. And then, single and dual hub. Same lang din dito. Okay, ayan. Medyo mainit lang ngayon, mga Choy. Okay. So, naka-hydraulic brakes na nga po pala siya. Dalawa. Then, nandito na po yung signal lights niya. Ito yung headlight on and off. Then, left and right. Then, ang pinaka-busina niya, ito. Ayan, kung naririnig nyo siya. Alright. So, dito naman sa baba, ayan, makikita natin na meron na siyang protection para sa mud, or mud protection dito. Then, ito nga po pala yung shocks niya. Ayan, so dito na siya nakalagay. And of course, dito naman sa gilid makikita natin ang headlights niya. Ayan, so dito lang. Medyo mahina lang yung headlights niya. So, ang pinaka-suggestion ko mga Choy, bumili na lang ng third party na ilaw para dito sa scooter na to, kasi hindi siya magsosuffice doon sa stock na ilaw ng ano natin, ng side swipe natin. Okay, so C suspension nga po pala siya. At ang pinakamaganda dito kasi actually na try na rin namin siya mga Choy, kahit C type suspension, alam naman natin na pag C type suspension medyo wobbly talaga siya pag ginagamit. Ito hindi po siya wobbly kasi meron na po siyang nakalagay na sa loob nito na damper dito sa loob. So, nakokontrol na natin siya ng maganda. Hindi na siya para mag-wiggle pa. In a span of at least 50 kph, 60 kph, hindi na kayo mamu-problema. At ito ang pinaka-iintay natin mga Choy. Dito tayo. Okay? So, kung nakikita nyo, saan natin sa? Ayan. So, ito na detachable battery na sinasabi natin. So, tagalin lang natin to for a while. Then, pakita natin sa kanila ang detachable battery. So, this is a 23Ah battery. Okay? So, ang pinakamaganda dito mga Choy, pwede kayong bumili ng spare battery niya. So, if ever, hindi na kayo mamumong problema sa distance or layo ng tinatakbo nyo kasi meron kayong spare battery na pwedeng dalhin sa bag nyo. Okay? So, pwede rin, meron nga palang gagawin ng EVP na bracket for this, for the extra battery na pwede natin ilagay dito sa harap while, or dito sa likod pala, sorry, para mailagay natin ang extra bat. Ayan. So mga Choy, ito na yung pinakihintay natin, ang specifications at syempre ang price nitong scooter na to. So ito ay isang 60 volts 23Ah battery na merong 3600 watts na dual hub motor. So magkano nga po pala siya? Hindi katulad ng sa dual tron na merong has 200,000 siya. Hindi ganun. Murang-mura lang po siya. It's 89,000 pesos. Okay? Again, it's 89,000 pesos na mabibili lang natin sa Electric Vehicle Philippines. Okay? So, syempre, hindi rin matatapos tong vlog na to hanggat hindi tayo nagte-test ride. O, at tinatawag natin sa Uncle Oblock Vlogs na test fire. So, panoorin natin to. And so, mga Choy, test ride na natin ngayon ang side swipe
ng EVP. Okay. Well, actually, nagamit na rin namin siya. Gamit na naman namin siya. And ang masasabi ko, super, sobra bilis. Dito tayo. Te-test ride ko lang to. And so, nandito tayo sa Green Hills. Papunta ng Green Hills pala. So, check natin yung pinaka-suspension niya. Ayan. Ayan. Try natin dito sa bako. Uy, smooth. Smooth na smooth, mga choy. Ayan. Kasama natin ngayon sila Pen. Ayun. Smooth ang ano niya, ang suspension niya. Wow, okay na okay. Ayun. So try naman natin sa speed niya. So mga choy, naka gear 3 ako ngayon. Check natin ang speed. Grabe. Ang tuli na ito. Parang ilang seconds lang yun, nasa 40 kilometers na kaagad siya. Grabe. So kakanana naman natin dito ngayon. Tingnan natin kung okay naman siya sa paakyat. So medyo mahaba yung paraas din. Tingnan natin kung kakayanin. So ang gear natin ngayon is third gear dual hub. Kayang-kaya, no problem. Wow, walang ka-problema mga choy. Nice. So has 30 degree yun or 35 degree. Walang ka-problema. Nice. Suspension. Now, just to be exact, honestly speaking, yung torque power niya kasi masyadong malakas. So, hindi ko to maisasuggest sa mga beginners na ano, na beginner user ng mga electric scooters. Pero kung advanced user ka na, ito ang tamang-tamang ano sir, dahil sabi ko sa inyo mga choy, ang bilis na ito. Grabe. Hindi ko lang masukat yung max speed niya kasi syempre, hindi naman to mahaba na highway. Pero i-try natin dito sa ano ni Spencer. Try lang natin dalawa tayo doon sa dulo. Para din sa speed. So ito yung gamit ni Pen. Parang Yumei kasi siya yung gamit ni Pen eh. So try natin yung speed niya kasi mabilis talaga tong kay Pen eh. So ito try natin ngayon kung gaano kabilis ang side swipe. Muna tayo. Okay, full stop. So check natin. Ayan. So gear 3, naka-gear 3 na yan, Choy. Oh, gear 3 na. Okay, in 3, 2, 1, go. Uy, naunahan mga Choy. Ang bilis, grabe. Ang bilis nun. Mabilis to. Naiwan. Malakas Choy, mga ano nila, ang torque power. Ha? Oo, grabe, mabilis. Gusto nyo mag-decide na, dito pala tayo. Kung gusto nyo mag-decide na makabili ng ganitong klaseng scooter, tawagan nyo lang ang Electric Vehicle Philippines. At ako, mabavouchsafe ko naman sa inyo ang quality. In terms of quality, okay siya. O, summarization na tayo. In terms of quality, okay na okay siya. Actually, mas gusto ko yung quality niya kasi doon sa Shockwave 10 ko. Kasi, mas maganda to eh. Ayan. Parang mas matibay siya. Wala kang maririnig ng mga tunog-tunog or something. Tapos, in terms of the speed and torque naman, okay na okay rin siya. Kita niyo naman ang taas nung angulo na inakyatan po natin. Walang ka-problema.
Ang pinakaano lang natin syempre is yung distance. Pero na-travel ko kasi siya at least mga 20 kilometers yan. 2 bars pa lang yung nababawo sa kanya mga Choy. So ayun ang ating test ride. Yan. So mga Choy, sana madami kayo natutunan about sa new unit ng EVP, ang sideswipe na merong detachable battery. So wag na wag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aming channel, which is Uncle O Black Vlogs. Meron din po kaming Facebook at Instagram kung gusto niyo magtanong about sa mga scooters na nire-review namin every month or every week. So ako nga po pala si Top, ang inyong kalbong tech guide dito sa Uncle O Black Vlogs.